So ano kaya ito, mga ERP, ang pinadala sa atin? So importante rin kasi ito na itong binili ko, lalo't na meron kang pang motovlog na binili lapel mic. So ayan, so ito yung tinatawag nila na TRS, yan, para gumana yung TRS pag gagamitin mo siya sa, ayan. So yun mga ERP, ano ba ang TRS? Ito, ano ba itong TRS? Yan. So usually, itong TRS is ginagamit to sa mga laptop, sa mga action cam, DSLR. Ito naman, TRS is usually ginagamit to sa mga cellphone, tablet, ayan. Kasi, ano bang pinagkaiba nila? Yung tatlong guhit. 1, 2, 3. Ito, 1, 2. So, ngayon, kunyari, nagmo-motovlog ka, bumili ka ng media mod. Ayan, media mod or mic adapter. Tapos, sinalpak mo tong TRS dito. Wala yung sounds kasi nga, hindi compatible yung connector ng TRS. So, ngayon, kung gusto nyong umandar yung lapel mic nyo dito sa mic adapter or media mod or anything na DSLR, gagamit kayo ng TRS. Ayan. So, lalagay nyo siya dito. Ayan. So, doon natin ilalagay sa 3.5 jack ni media mod. Ayan. Para gumana siya. Kasi marami akong nakikita na bumibili ng media mod tsaka mic adapter, tapos bigla bumibili sila ng lapel mic na ang nabibili nila is TRS. Nagtataka sila bakit wala daw sound, kahit daw lakasan nila yung boses. Kasi nga, this TRS is used for only cellphone and tablet. But this one TRS is usually compatible use to DSLR, action cam, or yan, like this one, mic adapter and media mod. So yun lang mga ERP, konting tip lang about sa TRS. Ano ba ang TRS? So ito na ang ibig sabihin ng TRS. So i-google nyo na lang kung ano bang meaning ng TRS. Nalagay ko na rin yun sa last video ko. So sige, ilalagay ko na lang din dito. So pakilike po itong video natin para marami pa pong makakita at marekomenda ni YouTube. And pakisubscribe na rin po ang ating channel pag hindi pa po kayo nagsasubscribe. So malaking tulong po sa atin yan. Salamat, Yuma TV.